ang susunod na programa ay rated PG at nubay at kapay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. So you're the new chef. Siya po si Chef Elise. Magaling siya magluto. That's you then. Oh. I like how you cook. Thank you, madam. Oh, Yona. Ito yung paborito mong kare-kare. Medyo mabigat ang pakiramdam ko eh. Isayang naman ito. Madam, if hindi po maganda ang pakiramdam mo, I suggest you stay away from anchovies. Mas madulis po kasi mag-tabay ng radiation yun. Eh, balita na ba kay Gwen? Sabi ng source ko, hindi daw siya nakita may kasamang politiko. Si Rafael kasi. O ito, princess, ha? Kinakanta pa kita ng hot cocoa. Special yan. Yung ginamit ko tsokolado dyan, galing pang Switzerland. Ha? Ate Elise, pinaplansya niyo po yung tinapay? Ano niyang tawag dito, princess? Italian sandwich. Ah, tinapay na pinti, kaya panini. Mas masarap po ba kapag Italian? Hindi naman. Wala naman sa pinagalingan yan eh. Ang pagkain, parang mali sa buhay o matalik na kaibigan. Ang masarap na pagkain, hindi mawawala sa alaala mo. Maamoy mo pa lang siya, babalik na lahat ang memories nung una mo itong natikman. Para first love, it never dies. Umatik po pala kayo, ate. Siguro, swerte po ang first love mo, no? Kung may first love, kaso wala eh. Kaya ito, sa pagkain ko na lang binubuhos ang patoromantik ko. Sabi nga nila, ang pinakamabilis na daan papunta sa puso ay sa tiyan. Ipagluto mo kaya sila? Sino? Yung classmates ko po. Natanay po kasi sila eh. Tsaka hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko. Kasi, nag-promise ko sa kanila na makikipag-selfie ako sa prinsipe at prinsesa. Yung bisita po ni Ate Leon, kaya lang, hindi na po darating eh. Mayroon po ba ang prinsipe dyan sa New York? Ako wala. Wala namang royal family dun sa Amerika. Amerika? Mayaman po pala kayo, no? Di naman. Talagang masipag lang ang mga magulang ko. Di kami sila laki sa luho. Kaya ayun, gusto ko ng simple. Dati nga, pinapagalitan pa ako kasi sa kalsada ako naglalaro. Kasi daw sa bahay, tsaka sa eskwela. Ibig sabihin, marunong po kayo matumbang preso? Tumbang preso, luksong baka, luksong tinik, tiko, name it, I know it. Sumalaro tayo minsan. Opo naman. Tingnan po. May flower pa, tapos mayroon pang heart. Ang ganda, may numbers pa, oh. Siyempre naman, special yan para sa'yo, eh. Ang takot. Princess, ito ang ginawa ko ng baon mo. Meron kang, ano, pandisal na may ham, at saka, ano, malasatong usog, at saka kesong puti. Nilagyan ko na rin ito, eh, sinamahan ko na rin. Lani Luz, may baon na po ko, eh. Galing po kay Ate Elise. Ito po, ang cute ko ba? Ang ganda po. Ito po yung tinlansyang tinapay at hot cow-cow. Princess, cow-cow. Cow-cow. Cow-cow po. Kay cow-cow, kay cow-cow, kay kay-kyaw. Pare-pareho din niya, pangalan niya pinaganda lang. Ako, Princess, alam mo, sa pagkain, ha? Mas masarap kapag tradisyonal ang pagkakagawa. May puso, may kaluluwa. Di iba kasi ayan, oh. Stateside na, instant na, eh, wala namang sustansya. Pero, kung ayaw mo, ako na lang kakain. Dala akong kausap. Tama pa nila sa kanyang kuya? Pagal yun, eh. Ano, masyadong may nipin. Baka matramit lang. Yan na yun. Sige, dapat hindi na ako sumama. Bakit naman?
kaswali. Pwede na po ako. Miss Joey! Ate. Ate naman eh. Huwag mo naman ganun na si Lola bigla-bigla. Nakonsensya ka naman. At ate. Ate makinig. Hello. Hello. Masas naman eh. Ito may kausap ako sa telepono. Ang tawag yun eh. Sabi ko, Miss Joey. Tawis na po sa traffic. May kaso. Tara na. Umalik ka pa. So, where's the red stuff you promised us? Wait. Tungkol tayo, sinasisangaling ka lang, no? Hindi ah. Hindi ako sinungaling. Good, because we have a surprise for you. Good morning, everyone. Good morning, Miss Barbero. Class, bago tayo magsimula, we have announcements from your classmates, Chelsea, Stacy. For our upcoming United Nations Day, our classmate Princess has promised us something very special. It's a royal duty from the Prince and Princess. Tawangin ko pala. Ito, si Karen. Hi! Ako si Karen. Francisco. Francisco Castro. Dito na lang po. Dito. Nakapapakam po ka naman. Karen na lang. Karen. Paano? Ihatid na muna natin yung mga gamit mo sa bahay. Pero kailangan ko muna dumiretso sa barangay kasi may pabiglaan meeting yung mga kagawad eh. Karen, sa'yo mo lang paboro. Kuya. Ikaw naman muna para sa pamangkin ko. Marunong sa bahay yan. Bakit ang gilas ka po eh? Walang problema kuya. Sige. Ayan. Tara. Dito. Dali pa nila ni Nanay ito. Tara? Sige. Tara, tara. Tara. Ikaw, tara. Tara na. Like a real royal family greeting. Awesome classmates, right? Thank you, girl. Thank you. Salamat, Princess. This is really good news. At ibabalita ko ito sa ating principal na si Mr. Torres. And I'm sure aatan siya ng class natin just to see your presentation. Again, everyone, palakpak natin si Princess. Grabe, yung anlaki-laki dito! Uy! 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 Huwag ka kasi magmamadali! Matagali ka talaga! Dali na. Ha? Ha? Ah, sabi ko, salamat. Ilikas mo yung buhay ko eh. Walang problema. Nakatulungan na nga kita tumuwi, tara. Tira mo yan, grabe yung abiso. Nakagaling sa akin dito sa Maynila. Tara. Prepare a press statement about the cancellation of the royal visit. Pero bilang respeto, huwag muna itong lalabas hanggat hindi nagbibigay ng sarili niya statement ng royal family. Yes, ma'am. Okay, and about the subject matter of this meeting, you mentioned an urgent matter about an old woman. Gina Roque, 29 years old, wala pang isang taon sa Pitok, Thailand. Yaya ng pamangkin ng pinsa ng royal family. Ang akusasyon, ipinilak na lalamata. Nahulog sa agdan. The child is unconscious now in the royal infirmary. This is considered attempted murder. Punishable by death. Gina is now in custody to the Thai police awaiting judgment. Okay, Portia, give me an update about this every hour. And kontakin na rin yung pamilya ng babae. Kailangan nila ng suporta. But this must be in the case of the police. Excuse me.
Innocently bitayan, good opportunity. Hindi po sa ganun mada. But if you could only turn the situation around, it can boost the confidence of the people at home. Kailangan natin ito ngayon dahil sa mga hinahasin niya, dahil sa mga kasama. Yes, and about that, we need to maintain our funds. We need to make austerity measures. Yeah, that's right. Tulad ng nakaraan, gumastos tayo ng malaki sa paghahanda sa Royal Welcome na hindi naman natuloy. And there's a lot of expenses. Meron mga staff na hindi naman kailangan. Kung may kailangan ko pa rin, kailangan mo din sa sabi sa loob. Umpisa natin rin sa mga ibalakta. Yung mga ineffective. Ang kailangan natin ay yung padalin, i-retain natin yung mga proper training. I agree. We need new blood. Nurse? May problema ba? Mr. Reed! Mr. Reed, you know when you call? Hello, Lola. Joey, ate mo. Ano nila yung mga bata? Eh, sino naman kakasama ko dito sa kahay? Kakasama naman ang loob. Hindi na ako sinabi ko kay ate Lola eh. Alam mo? Nagpaplano kayo na walang pasabi sa akin? Pinagloloko nyo ba ako? Lola, sandali. Lola, hindi naman ako sa... Lola. Lola. Mr. Reed, okay lang po ba kayo? Ano po ba nangyari? Princess, pwede sandali lang. Mamaya na muna. Pwede? Bukas po, madam, we have a meeting with DFA Secretary sa umaga and then International Law Consultant sa hapon. UN representatives after that. So, ang window nyo lang po ay... wala. But I'll check again for a window again. And, madam, si Joey po, nag-aantay na po sa labas. Papasukin ko na po. Okay. Excuse me po. Joey, kamusta ang school ni Princess? Okay lang po. May bago siyang assignment. Ano na raw ang activities para sa United Nations. Meron ba siyang bagong lesson sa akin? After all, po? Joey, ikaw ang naka-assign kay Princess bilang aid niya, hindi lang para sa security niya. You are expected to be a friend and a full guardian to Princess. And I expect you to know everything about her and to give everything that she needs. Sorry for that. Kami pagkakataon nga lang ako maging full-time na ina sa bata. Gagawin ko. I want nothing else but that. At napakabigat sa loob ko na hindi ko nagagampanan yun. Georgina.
si Leon, ha? Tinagap ko na na ikaw ang magiging pangalawang ina niya. And I'm very grateful for that. Kaya kung ano mga pinagdadaanan mo ngayon. Siyempre, tutulungan kitang malampasan. Sino pa ba naman ang magdadamayan dito kung doon tayo-tayo mo? Anong problema? Nabiglala kasi ako. Narinig ko kasi na pagtatanggalan ng tao dito sa palasyo. Tanda na ako. May mga bata na mas magaling kasi sa akin, kaya... Mus, mahal ka ni Leona. Hindi naman siguro nagagawin. But then again, I'm not sure. Kilala mo naman yung alaga mo. May sarili siyang pag-iisip. At kapag nakapag-desisyon na siya sa anumang bagay, ikaw man o ako, hindi natin siya papipigilan. But let's be positive. Wala naman siguro ang mababago. Nay, Nay, mauna na po muna kami, baka maiwan kami sa biyahe, ha? Joey, wala ka nang magagawa. Gusto ko lang sabihin na ingat kayo. Wala ka nang magagawa. Okay? Paalit na kayo. Kitita, sige na. Uy! Ay, naku. Huwag kang umiiyak, ha? Huwag kang umiiyak. Para naman hindi sila magkikita-kita ulit. Diba? Sa pasukan? Pagtapos ang pasukan, dito kayo sa bakasyon. Okay? Okay. Saka diba na sa ganyan ako sa mga makasama? Makasama? Okay. Hindi tayo makasama sa mga ibang ati. Pauna na po muna kami, ha? Ayoko po. Ha? Natanong natin mo na. Si Gina Roque. Understand? Yes, ma'am. Sansin ko po kasi parang init po ng dugo niya sa akin. Wala naman po ako yung intensyon na palitan kayo, eh. Eh, yun ang ginagawa mo, eh. Lahat na lang nagbago dahil sa'yo. Ano naman nangyayari?